lamang 5 babaeng OFW matapos sila. Walang balak magsampan ng kasong dalagitang minoles. Halos araw-araw may balitang sila'y inaapi at sinasaktan. Papayag ka ba na hanggang dito na lang ang papel nila sa lipunan? Babae, may magagawa ka. May karapatan ka. Ipagtanggol ang karapatan ng kababaihan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Sunshine Philippines Movement at ng himpilang ito. Higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR, ang alternatibong radyo. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine. Radio. Tunay at makabuluhang impormasyon, masinsinang talakayan, mapangahas na pagbubunyag. Ito na si Mr. For Your Information, Willie Espiritu. Willie Espiritu. Para sa inyong kaalaman, tuwing Sabado, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DZAR Sunshine Radio. At ngayon, narito ang ating program host. Good morning mga kaibigan, Willie Espiritu, ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bueno, mapapakinggan po ninyo ang DCA, ang ating DCAR, ang ating for your information, dito po sa Himpilang DZAR, siyempre sa 1026 sa inyong talapihitan ng inyong mga radyo. Every Saturday po yan. At next week, medyo lilipat tayo ng oras at medyo napupuyat yung aking mga panauhin. Katulad yung panauhin ko ngayon, napaka-sexy, napakaganda. Si Miss Beth Valenzuela. Wow! Alam mo ninyo, medyo, siyempre, kahit na maluwag ang kalsada, talaga namang maaantala dahil sa mahirap gumising. Ano ho? Siyempre, para lahat kayo, well-informed. Ang FYI ay napapanood naman tuwing Lunes alas 7 ng gabi hanggang alas 8 sa siyempre sa Global News Network, GNN Channel 8, Destiny Channel yan. At pagka nasa probinsya kayo, nasa Cat B, ha? Channel 12. At pag wala kayong radyo, ha? High-tech na tayo. Pag sinabing high-tech, marunong ba kayo ng internet? O, buksan nyo sa internet, ha? www.sunshinetvradio.com. Liwanagin natin para hindi kayo magkamali. Pag sinabing www.sunshine, S-O-N ho yan, ha? Hindi S-U-N. S-O-N-S-H-I-N-TVRadio.com. Lunes nasa GNN Channel Destiny Channel 8. Pag Martes naman may replay alas 7 ng umaga. Hindi pa rin ninyo napanood ng Lunes ng alas 7. Hindi pa rin ninyo napanood ng Martes ng umaga yung replay. Abangan ninyo pagka Miyerkules, Huwebes o Biyernes, nasa YouTube naman. O pagka GNN nga pala, www.justintvgnn.com. At pagka nasa YouTube at sa Facebook, i-click lang ninyo, okay ka, Willie, o kaya Willie, ayan, o kaya FYI. Basta lagay nyo lang, Willie, mapapanood na ninyo, mapapakinggan pa ninyo. Bueno,
Bueno, bago tayo magpainit ng talakayan ngayon at habang nagre-relax si Miss Beth Valenzuela, yung ating pong grupo ng mga importers. Nako, namukhang kinakawawa ng Department of Agriculture. Pupunta muna tayo doon sa Breakfast Balita. Oh, kita na ninyo, meron pa kaming Breakfast Balita. Nakakomoplag si President Mayor Joseph Erap Estrada alias Asyong Salonga kasama si Wonder Boy. Wonder Boy Vice Mayor Isko Moreno at tinalakay nila ang traffic. Alamunin nyo, pagka sinabing traffic, dapat talaga kamay na bakal ang ating paiiralin. Kaya yung mga taga-custom, yung mga taga-Maynila, maligayang maligaya sila dahil kakaperanggot na lamang po ang traffic. Hindi ba, Miss Beth? Pag sinabing traffic, sir, si Wonder Boy Isko Moreno yan. Ngayon, nagre-reklamo po yung mga bus operators dahil mahal daw ang charges ng terminal sa lungsod ng Maynila. Ano kayo, hilo? Dapat nga, hindi 300 eh. Ha? Dapat dyan, tigwa 1,005. Para sa akin, mura yan. Alam mo ninyo, hindi natin pwedeng i-bargain sa murang halaga yan, terminal. Bakit? Pagka kasi humura, di lahat ng mga kolorum papasok na dyan. Dapat medyo mahal para limited ang bus na rorota dyan sa lungsod ng Maynila upang maibsan ang trapiko. Inip na ba yung mga importer natin? Sabi ko sa inyo, panghimagas pa lang muna tayo. Maraming-raming oras ang nilaan ko kay Miss Beth, kaya huwag kayong mag-aalala. Ngayon, doon sa mga bus operator, kinakailangan unawaan tayo. Ano ho? Kasi doon po sa amin sa Japan, ang mga bus terminal, nakasulat doon mismo sa poste ng bus terminal kung anong oras dadating at aalis ang mga buses. Kaya pag alis mo ng bahay, titingin ka lang doon sa kodiko mo kung anong oras ang gusto mong sakyan. So kahit na anong traffic, darating at darating, malate man yung mga buses na magsasakay at magbababa, sakto po ang dating nila. So siguro nagkakaintindihan tayo, kailangan merong time ng arrival at departure ang mga bus stop. At kayo mga bus operator, sana magbayad kayo ng malaki dyan sa terminal para may pakinabang sa inyo ang pamalaan. Ginasgas na ninyo ang sahig ng daan, nilubak-lubak na ninyo, nagre-reklamo pa kayo sa kakaperanggot na maisi-share ninyo sa ating pamalaan. Konting tiis, kinakailangan ganyan para may disiplina. President Mayor Joseph Erap Estrada alias Asyong Salonga at Wonder Boy Vice Mayor Isko Moreno, susunod naman yung ating ayusin yung pagbababa at pagsasakay ng mga jeepney drivers. At pag maayos na yan, isunod naman natin yung mga pedicab at yung mga tricycle. Ako na bibili ng pintura, ipapasagot ko kay Miss Valenzuela. Lagyan natin ng lane yung mga tricycle para hindi nag-o-overtake na kala mong bus o bus driver. Bueno, anong oras na ga? Alas 6:40. Konting oras pa.
para relax na relax. Bigyan nyo nga ng ano, mainit na barakong kape buhat doon sa ating kaibigang mayor sa Batangas. Ha? Mayor Manalo ng ano ba? Iba? Saan ba yan? Ha? Di ka dito, Miss Ganda, hindi kita marinig. Yan. Ha? Ayun, Lubo, Lubo, Batangas. Mayor Manalo, good morning. Nasaan ba kayo yung aking masasarap na kape dyan? O yan, nagkagulo-gulo na yung naibababatas ko. Iba na kasi ngayon eh, nung araw, cartridge, tape, gumagana na kaming mga announcer sa radyo. Ngayon, high-tech na. Bigyan natin ng masarap na barakong kape si Miss Beth para hindi mainip. Bueno, next Saturday po, alas 9 na tayo ng umaga para sa inyong kaalaman at tatalakayin natin. Mukhang meron pang masamang balita sa lungsod ng Maynila. Alam ba ninyo sa Bureau of Permits, iisa lang ang tao ni President Mayor Estrada. Yung head director, si Soriano lang. Mantakin ninyo yung assistant director at yung apat na division head. Eh mga bata pala ni dating Dirty Harry, Mayor Lim. Malalaman po ninyo yan. Ha? Sa pumunta na kaya tayo dun sa ating main topic. Eh, saktuhin natin ang 45. Para pag tinamaan kayo ng 45, sakto doon sa ano to, bullseye, dito sa ano, noo. Kailangan ang tama ng aming singit paningit eh, doon sa forehead. Secretary Prosy Alcala, Director Lito Baron, at yung kabuuan ng Department of Agriculture, at siyempre yung Bureau of Plans. Ready na ba kayo makinig? Beno, para pumunta na tayo sa ating singit paningit, magpapakilala muna tayo ng ating himpilan. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Muli nating balikan si Willie Espiritu sa programang For Your Information. Bueno, magandang umaga pong muli sa inyong lahat at para sa ating singit paningit. Ang iksi ah. Nasaan ba gayon ang singit paningit ko dito? Ato, to, walang wala talaga. Walang kinigilingan, walang kinakampihan, tunay at makabuluhang. Alam ba ninyo na kung may tinaguri ang bad boy sa Pinilakang Tabing na tinatawag na Baron Geisler? Ay meron din daw na Baron sa Department of Agriculture. Ito naman ay si Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. BPI kung tawagan yung Director Clarito M. Lito Baron. Pero ito naman daw si ginong dito Lito Baron ay ayon sa aking Spy Who Loves Me,
Eh, ang gusto daw tawagin o tinatagurian ngayon sa Bureau of Custom ng mga importer, ang tawag dito ay... Mr. IP Baron Hustler. Ano? Hustler? Eh, nanggagalaiti po sa galit ang mga importer ng gulay na dito po sa nagngangalang direktor di umanong baron dahil malimit daw mangako ito ng bibigyan lahat ng import permit ang mga importers, ngunit ang kilala lang daw bigyan ng import permit ay itong NOAAT. NOAAT? Ano yung NOAAT? National Union Action Team. Aba, kagandang pangalan, ano? NOAAT. At ito daw pong NOAAT, ito rin ang mga presidente ng Bieba. Aba, doble-doble, may NOAAT na, may Bieba ba? Ano ba yung Bieba? Vegetable Import, Importer Exporter Vendors Association. Aba. Kadaming asosasyon, ano? At ang presidente doon ito ay nagngangalang umanong favorite, ha? Favorite, Miss Leia. Hindi Leia Salonga, ha? Miss Leia Cruz. Bueno, umpisa na natin. Babasahin ko kaya itong ano, liham ng mga importer. Miss Leia, good morning po. Kamusta po kayo? Magandang umaga. Paki yan. Yan po, pakipindot niyo yan. Yan. Magandang umaga po. Ah, wag, pindutin niyo pang isa. Yan, okay. Okay. Oh, magandang umaga po, Miss Leia. Si Beth po ako. Miss Beth. Diyos naman, Joseph. Akala ko si Miss Leia ka. Si Miss Beth pala. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikinig sa buong Pilipinas. Yeah, Luzon, Visayas, Mindanao. Miss Beth, ano? Napapakinggan tayo. Ngayon, Miss Beth Valenzuela. Tika Valenzuela, Bulacan ka ba? Pangalan ko lang. Apelyido ko lang yun. Las Piñas po. Oo. Ngayon, can you allow me to read this ano para meron tayong backgrounder ng ating mga pag-uusapan ngayon. Alam po ninyo, may liham ako natanggap. Noon daw simula pa lamang, nire-require na ng Bureau of Plants Industry ang pagkuha ng import permit bago makapag-import ng garlic at sibuyas galing sa ibang bansa. Tama ba ako doon, Beth? Correct. Okay. At wala naman sana daw problema sa sistemang ito kung lahat ng nakakumply o nakakakumply sa requirement ay nabibigyan. Ayan, ang sabi dito. Ano? Ang problema ay nag-ugat daw bulok sa bulok na sistema na pinipili lamang ng BPI o ng Bureau of Plants ang mga tao na gusto nilang bigyan ng import permit. Habang ang BPI ay nag-i-issue ng hanggang 300, aba, 300 import permit dito sa a certain Leia Cruz, sa mga dami nitong korporasyon, patuloy ang pag-reject naman ng BPI sa mga aplikasyon ng ibang importer. Nangyayari to, Beth? Sobrang nangyayari. Aba, alam mo, padating na si Senator Enrile. Andiyan na yung katandem niya. O, kilala mo ba yon? Yung nandun na sa labas na yan? Ah, dating naging custom commissioner yan. Oh, sabi ko sa iyo eh. Ah, masama pa nito, ginagawang katwiran ng BPI ang mga magsasaka upang magkaroon ng basihan ng pag-deny nito ng import permit sa ibang importer. Lingid daw po sa kaalaman ng BPI, alam ng tao, ng taong bayan na minamalipula lamang ito ng nag-iisang direktor ng Bureau of Plants na nagngangalang umanong Baron Hustler. Este Baron Hustler. Baron. Ah, Director Baron. Ah, at ang bulto ng import permit ay ini-issue lamang sa grupo ng NOAAT. Nagkaroon daw ng monopolya sa pag-import ng bawang.
Ito ang nakakagulat na korupsyon sa pamamagitan ng pagbenta ng import permit. Aba, nagkakabintahan ng import permit, Beth? May bayad po naman talaga import permit, 30 Oo. Pesos. Weh, mamaya, bubukingin kita dyan. Alam ko to eh. Kabisado ko to eh, ha? So, bueno, marami ng kasinungalingan na sinasabi na itong director na ito. Paulit-ulit niyang pinapaikot ang mga importer at magsasaka. Every time na mag-apply ang mga ibang importer, ang laging katuwiran ni director, wala sa kanya ang desisyon kundi aantayin ang rekomendasyon na binuo nilang sindikato na NUAT, National Union Action Team, na ang presidente a certain Leia. Siya din ang presidente ng BIEBA. Asosasyon ng mga magugulayan na lahat ng isyong permit ng garlic or revalidated company na gawa ng BPI, at ayon din kay dito sa director na ito, galing lahat ang utos sa taas na ang tinutukoy umano ay si Secretary Procy Alcala. Aba, mula pa noong October 2013, 12, nagsimula nang tumanggi si Director Baron sa aming mga application ng walang basihan, kundi ang sabihin mag-intay kami dahil kailangan nilang proteksyonan ang local producer habang nakapag-release na siya ng bulto-bulto permit dito sa BIEBA na may iba't ibang dami company. Ayon pa rin dito sa grupo nilang marami to, garlic, Procy Alcala, alam nyo ba natin ito? Ngunit, dadapwat, subalit, tumbukin na natin. Magandang umaga muli, Miss Beth, na tama na ako, no? Okay. Hindi na Miss Leia, no? Yes. Okay. Good morning. Good morning. Salamat po. Pag sinabi nating importer kayo yung nangangalakal ng mga imported na gulay sa iba yung dagat. Tama ho ba ako doon? Opo. Ngayon, pag-usapan muna natin, bawang. Sa susunod, sibuyas. Sunod, carrots. Ha? Lahat yan. Gusto ko ipaalam natin sa mga kababayan natin. Pero ang una kong tanong eh, kasi pag sinabing importer kayo, sisiraan kayo niyan. Sasabihin sa inyo, eh kayo mga smuggler. Ngayon, gaano kakailangan ng bansang Pilipinas ang bawang? Pangalawa, sapat ba ang supply ng ating mga farmers para matugunan natin ang demand o pangangailangan ng ating mga consumer? Sa ngayon kasi, medyo ang kami mga importer, sahanay namin, nag-aangkat lang kami kapag nakikita namin yung demand na pagkulang na. Nakikita namin to, nagiging basihan namin eh yung market value. Mm-hmm. Kapag tumataas na sa merkado, nag-uumpisa na kaming mag-desisyon na pwede na siguro tayo mag-angkat kasi medyo tumataas na ang presyo. So meaning to say, kung kulang ang demand, halimbawa yung ating mga magbabawang sa bansa, lalo-lalo na sa parte ng Ilocos, kulang na yung kanilang supply. Or kung yung mga farmers nagdi-demand ng masyadong mataas ang presyo ng kanilang produkto, correct, ang gagawin ng in fairness to the Department of Agriculture sa Bureau of Plans, ito ay magbibigay ng import permit para ma-meet both needs. Oo. Ngayon, hindi kayo mag-aangkat ng bawang kung hindi kulang. Correct. Nag-aangkat lang kami kapag nakikita namin may kakulangan. Mm. Yun ang hinihingi namin lagi every time na nagkakaroon ng pagtaas ng presyo sa merkado. Isa itong basihan na hindi na sapat ang production, ang produkto natin na mag-supply sa ating sa buong bansa. Alam mo, Beth, gusto ko ipaalam sa iyo. Sa buong pagkatao ko, ngayon lang ako nag-imbita ng mga importer. No, dahil
matagal ko nang binubugbog ang Department of Agriculture, bakit tayo nagpapapasok ng mga imported garlics, onion, carrots, and so on and so forth. So, ngayon ay nauunawaan ko na. Kaya, per tayo, no? Kaya kayo binibigyan ng import permit ng pamalaan dahil hindi ma-meet ng merkad ng ating mga farmers yung ang supply demand, ng demand, no? Ngayon, kumalat sa radyo, sa telebisyon, sa pahayagan na nagrereklamo itong iba't ibang grupo ng mga importers katulad nyo. Anong association nga pala si Madam Beth Valenzuela? Ako po ang presidente ng Philippine Vegetable Importer Exporter. Okay. Philippine Vegetable Import Export Inc. Okay, kaya tinatawag na PBIE. PBIE Inc. Oo. Ngayon, hindi lang itong inyong grupo, marami pang mga asosasyon ng vegetable importers. Ano po? Yes, sir. Ngayon, totoo ba na ang National Onion Action Team lamang ang nababahaghagian nitong import permit? Yun talagang nangyayari sa ngayon. Na kung kaya't kami nagrereklamo, lumalabas at nangangalampag at sumusulat sa gobyerno na para makita nila na ang pangangalakal ay para sa lahat. Sa nangyayari ngayon sa Bureau of Plant Industry, ang asosasyon lang ng BIEBA ang nakakakuha ang lahat ng member ng company names na under ng BIEBA, na siya din ang presidente ng National Onion Action Team. Pag sinabi mong National Onion Action Team, it should be headed by the government. Yan, parang gano'n, ano? Bali, ano to, binuoto ng maraming sector. Hindi sindikato to, ha? Syndicated yan. Mukhang syndicated yan, ha? Sa tingin namin, sa nangyayari, nagiging sindikato na siya. Dahil yung presidente mismo ng NOAAT, siya lang ang nakaka-avail ngayon. Mm-hmm. Hindi lang naman siya ang 200, more than 200 accredited importers ang nasa linya ng Bureau of Plant Industry ngayon. Mm-hmm. Lahat ng member ng BIEBA, under ng BIEBA, yun lang ang nakakuha ng permit since October. Itong, kilala mo ba itong Purple Moon Trading? Ayan. Tumana isa Trading. ARG Trading. BG Trading. Red Tone Agri Prada Company. Shell Marie Enterprise at itong Lerena Food Products. Kilala mo ba ito? Lahat siya na yan nasa BIEBA Association. Nasa ilalim ni Lea, yes. Cruz, na siya rin nga pangulo ng NOAAT. No wonder. Inubutuloy ako. Ngayon, ito ho, hahawak ko yung mga import permits na sinasabi ni Madam Beth. Ano ho? Gusto ko makita doon sa ating mga manonood sa internet. Ano ho? Ito ho yung mga ebidensya. Meron akong gustong ibitin na ebidensya dito, yung mga local na dumaan naman sa mga Cebu-Cebu. Ano, saka na natin pag-usapan yan. Ngayon, sa tingin mo, Beth, bakit si Lea Cruz lang ang nire-recognize ni Director Baron ng BPI? Yun nga ang katanungan namin sa kanya nung nagkaroon kami ng meeting nung last 2 weeks ago, na kung bakit si itong member lang ng BIEBA ang na-issuehan niya. Wala naman siyang kasagutan. Mm-mm. Ang kasagutan niya lang sa amin kung anong magiging solusyon namin sa hinaing namin. Hindi niya nasagot sa amin kung bakit yun lang ang ini-issuehan niyang grupo. Aba, baka naman, Beth, hindi ka yung grupo mo
hindi kayo marunong maglambing kay Baron, kay Director Baron? Sa paglalambing, hindi ko kasi alam kung magkanong dahilan na dapat kong ilambing eh. Marunong ka rin magpatawa, Beta. Okay. Bago tayo dumating doon sa magkanong dahilan, magpakilala muna tayo ng ating himpilan. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. TZAR, ang alternatibong radyo. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Muli nating balikan si Willie Espiritu sa programang For Your Information. Bueno, magandang umaga pong muli. Luzon, Visayas, Mindanao at Madam Beth, saglit lamang ano, habang kinokontak natin. Alam po ninyo, nakikinig ang aking Vice Governor sa Zambales, si Vice Governor Ramon Lakbain. At alam ba ninyo na dadating ang Secretary ng Technical Education Skills Development sa lalawigan ng Zambales? At nasa linya natin ang ating regional director. Ito, gwapong-gwapo. Ano ho? Napakahusay na director. Director Gatchalian, good morning po. Good morning po. Morning, really. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig mo. Okay. Partner, darating o pupunta si Secretary Villanueva sa lalawigan ng Zambales at tutungo muna ito sa iba and then going to Santa Cruz. That's right, boss. Bigyan mo nga ng impormasyon yung ating mga nakikinig. Okay, sa Monday po kasi, pesa na Monday natin, 12, ano, August 12, darating po ang ating secretary sapagkat siya ang keynote speaker ng ating program dito sa Santa Cruz, Zambales. Meron po tayong launching ng tinatawag naming Park and Train program ng TESDA. Park ang and park Train? That's right, boss. So, okay. Ang Park and Train program ay isang programa na nilaunch ni Secretary Joel Villanueva na ang layunin nito ay makapagdala ng ating training doon sa mga lugar, sa mga sulok-sulok ng bansa natin na hindi nararating ng serbisyo ng Technical Education and Skills Development Authority o ano pa mang sektor ng edukasyon. Ang ibig sabihin, wala doong paaralan na technical vocational institution, wala doong higher education institution, walang kolehiyo, yung mga ganon. Oo, doon sa mga liblib lugar, ano, partner, ano? Oo, ang ibig sabihin, wala talaga silang pwedeng pag-aralan ng kursong technical vocational para sila maging isang empowered citizen, magkaroon ng mga skills at may kakayanan na makapag-land sa isang profitable na hanap buhay. Okay. Pagkakakitaan. Yan. Ngayon, bilang... Meron tayong bus na ibinigay sa Secretary sa Region 3 at itong bus na ito, talagang kompleto sa gamit na yung mga programa at magbibigay tayo ng scholarship sino mga mag-aaral dito. Ito, mobile yon, director, regional director, mobile training to, no, partner, ano? Tama po yon, tama po. Isa pong mobile training system ang ginagamit natin dito. Ngayon, director, pupunta ka rin ba doon sa parte ng Zambales? Siyempre po, at siyempre, ano nating kalihim. Siyempre, kailangan nandun tayo at sasamahan natin siya sa kanyang programa. Okay. So, ganito gawin natin, Regional Director Gatchalian. Ngayon, pagtapos ko mag-broadcast, uuwi na ako ng Zambales at bibigyan kita ng matiwasay na serbisyo para mapanood sa telebisyon, mapakinggan sa radyo ang serbisyo ng kabuuan ng TESDA, lalo na ang ginagalawan mo sa buong Region 3. Maraming salamat. Ngayon, napakaganda ng inyong ginagawa sa TESDA. Ngayon, Director, bago tayo maghiwalay, pakibanggit nga sa impapawid
ano ba ang sakop ng Region 3 na ikaw ang namumuno bilang regional director? Ayun po, ang Region 3 po ay binubuo ng 7 probinsya. Ito ay ang Aurora, Pataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Zambales. Mm. Yan, kaya meron po tayong 7 probinsya. Yan po ang bumubuo sa gitnang Luzon, no? Region 3 nating tinatawag. Kaya lahat po ng mga paaralang technical at vocational sa 7 probinsyang ito ay pinutulungan natin at siniservisyuhan. Ganun din po yung ating mga kapartner na agencies o mga private industries. Kaya yan, dyan tayo nakikipagtulungan. Okay, bueno, ganito ang gawin natin na Regional Director Gatchalian, Ted, Teodoro Ted Gatchalian. Magkita tayo dun sa iba, sa Santa Cruz. Pagudin mo na ako at bibigay ko ang serbisyo sa inyong dalawa ni Secretary Ted. Salamat po. Saan po namin kayo pagdating ni Secretary dito sa Zambales. At talagang malaking tulong po ang gagawin niyo yan sapagkat may pararating natin ang balitang ito, ang okasyon ito sa lahat ng mga kinakaukulan natin, lalo sa mga kababayan natin sa lalawigan ng Zambales na siyang unang-unang makikinabang sa programang ito. Imagine, partner, dito ilalance ni Secretary yan, ang buong Region 3, binigyan niya talaga ng isang bus para gamitin ito saan mga lugar na po pwede siyang gamitin. Kaya kauna-unahan at dito gagawin sa Zambales, maswerte po tayo mga taga-Zambales at ang katulad ni Paring Willie, tutulungan tayo, i-disseminate ang informasyon ito. Maraming salamat po, sir. Basta si Regional Director Teodoro Ted Gatchalian ng Region 3, ang programang FYI ay laging nasa iyo, partner. Mabuhay ka. Maraming salamat po. Nakapanayam natin si Regional Director Tesda, si Teodoro Ted Gatchalian. At para sa kaalaman ng kabuuan ng buong Zambales, darating po si Secretary Joel Villanueva upang hatidan kayo ng mobile training ng Tesda saan mang sulok ng Zambales at Region 3. Magsasadya dyan ang ating sekretaryo. Mabuhay ka, Director Gatchalian. Secretary Villanueva ng TESDA. At bigyan naman natin ng serbisyo ang aking kakohos, ang gwapong akong katandem, ang Vice Governor ng Zambales, Vice Governor Ramon Lakbain! Good morning, Vice Governor. Hello, Ka Willie. Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Good morning din po sa inyong lahat. Kita mo naman, Vice Governor. Dadating dyan at bibisita si Secretary Villanueva ng TESDA, Lunes. Opo, napagalaman nga po natin na darating po dito si Secretary Villanueva sa Zambales. At salamat naman na tayo po yung naimbitahan na makipagkita rin po sa kanya at dumalo po sa mga programa na mangyayari ito po sa bahay ng Iba at sa bahay ng Santa Cruz. Oo. At dadalawin kita doon sa Iba. Anong oras yung tinatawag? Every Monday ba yung proceeding ng Kapitolyo kasama ang ating mga board member? Opo, ang session po ng ating Sangguniang Pangalawigan ng Zambales ay kada Lunes, alas 10 ng umaga, sa may Kapitolyo. At kinahaponan po naman, nitong darating na Lunes, ay yun nga ho, tayo po idadalo sa dalawang programa na magiging panauhin po sa Secretary Joel Villanueva ng TESDA. Aba, napakagaling. Pero, Vice Governor, ano ang first and second agenda natin sa Kapitolyo doon sa inyo pong netong Lunes? Sa amin pong session ay nakatakda pong talakayin namin dyan kung darating po yung mga taga-land bank. Kaugnay po nitong mga iba't ibang infrastructure projects ng ating provincial government na pupunduhan po sa ilalim po ng loan ng provincial government sa land bank. And of course, kasama din po dyan yung ating panukala na makapagtatagpo ng isang tinatawag na working committee kaugnay po nitong effective na implementation ng K-12 sa lalawigan ng Zambales.
maganda ho kasi na... Ibig mo sabihin, Vice Governor, tumutono na rin ang... tumutono ka na rin dito sa Quito 12 na tinatawag? Actually, hindi lang ho tumutulo kung hindi tayo na po mismo yung nangunguna para po siguraduhin na magkakaroon po ng epektibong implementation ng K-Tutor sa Zambales, sapagkat alam nyo naman po na tayo ay nag-volunteer bilang peso manager ng Zambales. Kaya naman nagkausap po kami ng aming division superintendent ng Zambales, si Madam Mustoles, kung paano ang peso po o ang Public Employment Service Office ay maging partner ng DepEd para siguraduhin na magiging successful po yung K-12 implementation by 2016. Dahil alam nyo po, dito sa K-12, kinakailangan po na mailing po natin yung ating mga secondary schools sa mga iba't ibang mga kumpanya, mga industriya. Dahil yun hong grade 11, 50% po doon ay theory, 50% ay actual na din. Pagdating naman ng grade 12, 100% po actual na yan. Eh, saan po magtatrabaho, saan po mag-aaral, saan makakaroon ng training yung ating mga estudyante? Kung hindi, dito rin po mismo sa ating mga kumpanya, sa ating mga industriya. Kaya nga po, natapos na po yung aming ginanap na kauna-unahang workshop on the implementation of K-12 in Zambales. Kasama po lahat ng mga stakeholders, in-invite namin yung mga tertiary schools, mga secondary school principals, TESDA, DepEd, ito pong CHED. So basta lahat po ng ma-involve dyan, including SBMA, including yung Subic Bay Chamber, yung pong Tourism Association ng Zambales. So nagkaroon muna kami ng general workshop at ngayon ho, specific group na po kami ang susunod po kakausapin namin ngayon. Mga kumpanya at mga industriya, paano po namin silang ma-pair sa iba't ibang mga secondary schools natin. Bueno, Vice Governor, magkita tayo sa Lunes, pag-usapan natin at kinakailangan lahat yung kinikwento mo ngayon at yung napag-usapan natin namin ni RD Gatsalian ng TESDA ay mapanood naman doon sa ating FYI sa GNN Channel 12 dyan sa kabuuan ng Zambales at Region 3. Opo, Kawili. Okay, mabuhay ka at salamat sa maagang pagising para makasama ka namin dito sa FYI. Maraming salamat din po sa inyong kawili at sa lahat po ng inyong mga taga-pakinig. Magandang umaga po at maraming salamat din po sa inyong lahat. Mabuhay ka, Vice Governor Ramon Lakbay ng Zambales. Kita ninyo, masaya tong programan to kaya walang inaantok eh. Si Mr. Jess Aranza. Mr. Jess Aranza, good morning. Panauhin ko yung importer na nagrereklamo sa Bureau of Land. Na ayan, lika dito Manong Jess. Good morning Manong Jess. Ayan, kasamahin muna natin si Manong Jess. Good morning, Manong Jess. Good morning din sa inyo at masaya ako at meron na kaming kagagapay dito sa programa, no? Alam mo, ito ang istasyon na dito na kami magtagal ni Manong Johnny, no? If I'm not mistaken, Manong, 20 years na yata yung programa nyo dito? Hindi naman. Ah, hindi ba? Hindi naman. Hindi mga, naman. Ilan taon na po? Sa December, imbitihan ka namin. December's first Saturday of December, 12 years kami. Oo, pero uunahan kita sa imbitasyon. Ano? Dahil sa susunod na Sabado, lilipat na ako doon sa alas 9. Mauuna kayo, tapos ako na. Oo. Tapos magkakaroon po tayo ng launching nitong FYI. Kasama po lahat ng programa. Aba. At inaayos lamang natin yung mga iimbitahin natin, ano? Okay yun. At ilalagay natin yung ating launching sa F1 Hotel diyan sa Global. F1. Oh, yung katapat ng ano, St. Luke's. Mga D-class ata yung hotel. Baka eh syempre, hindi ako sanay sa mga ganun eh. Alam mo niyo, pag ang iimbitahin ko si Mr. Jess Aranza, ha? Na batikan sa custom at batikan sa mga consumer. Tapos kasama pa ang senator ng bayan. Oo. Si anong pangalan ng programa ninyo, Manong Jess? Dito sa Bayan ni Juan. Yan, si Senator Juan Ponce Enrile, di ba? Teka muna, may nababanggit ka kanina na importer. Ano ba ang nangyari? Alam po ninyo, nagrereklamo yung mga importer natin. Nandito si Madam Beth Villanueva. Uh-huh. Importer kayo? Opo. Uh-huh. Ano ang problema nyo? Hinaharang?
kasi hindi ka nagbibigay. Hindi, mabuti na yung diretsahan. Harang, hindi po kami binibigyan ng permit at may kinikilingan. Pero accredited kayo? Yes, sir. Eh, sino nga yung magbigay ng permit? Ang director ng Bureau of Plant Industry. Ah, si ano? Si Baron. Director Baron. Bago na yan. Si Baron Geisler. Animal pala yung isa. Hindi po. Oo. Sa Bureau of Plant. Alam mo yung director ng animal industry? Pag sa Tagalog, masama yan. Director ng mga kahayupan sa Pilipinas. Oo, kaya hindi maganda yung pakinggan. So, ayong hindi sa custom yung problema. Hindi po. Hindi po. Mas, parang tingin namin mas grabe pa sa customs. Ganito yun na bossing. Ikihala ko sa programa nyo. Dali, diba? Dito ka muna. Join me para mag-enjoy si Beth. Ganito po yung problema eh. Nung araw, ang director dyan sa Bureau of Plant, si Director Rodinas. Aha. Ang problema, may pinipili rin mga importer na binibigyan. Ganun nata dyan. Ngayon, nareklamo rin niya ng mga importer. Ngunit, dadapot subalit, siya'y director, naging undersecretary na siya ngayon. Ibig sabihin, pag rineklamo ka ngayon, tumataas ang rango mo. Maganda. Ngayon, after na wala na itong si PGMA at pangmalit na si Pinoy, ang napalit naman dyan si Director Baron. Baron, ha? Kahawig ni Baron Geisler. Iba yun. Pero ang tawag, ang tawag naman sa custom ng mga importer, Baron Hustler. Hindi ako may sabi niyan. Yun ang umuugo. Yun ang sabi ng mga karamihan. Ngayon, yung problema nung araw, parang bumabalik ngayon. Yung isang grupo lamang ang binibigyan ng import permit. Mm-hmm. Kung bigyan pa ito, 130. Anong ini-import? Mawalang galing? Anong bawang. Garlic po. Garlic. So, ilan, wala ang binibigyan sa inyo? Wala. Wala po kundi dun sa isang grupo lang. Yung ano daw, ano pangalan nun? Ang NOWAT. Presidente ng NOWAT. NOWAT. National Onion Action Team. Ngayon, Manong Jess, kaya lamang nagkakaroon ng importation kung merong kakulangan ng supply. Tama ngayon, nagkakaroon ng kakulangan sa supply. Ang pinagtataka naman natin ngayon, bakit isang grupo lang ang binibigyan ng permit? At kung bigyan, alam mo kung ilan? 130 to 300 permits, import permits. Alam mo ba, balita ko pa, nagkakabintahan ng ano ng import permits. Ay, di nangyari hindi yan sa NFA. Sabi ko sa iyo, Madam Beth, kabisado ni... Nangyari din yan sa NFA, sa lahat naman. Pero ang maganda niyan, kukunin ko lang detalya at ilalabas namin kasi magdadialog din kami ng agriculture kasama yung DTI din. Itatanong natin. Yes, at... Paki-follow up naman, Manong Sir. Meron silang letter, love letter. Kay Senator Jinggoy Estrada. Okay. Oo. Sinulatan naman ni Senator Estrada si Secretary Procy. Ngayon, si Manong Procy naman, iintayin ko pa kung anong magiging reaction niya dito. Puntahan natin si Procy. Ayun. Kausapin natin. Sige, ano may tutulong ko. Okay. Sige muna kayo at ako'y maagawan po kayo ng oras. Ayan, maraming salamat, okay. Manong Jess Aranza. Alam ho ninyo, dapat tulong-tulong tayo. Hindi ho natin inaaway ang Department of Agriculture. Ang gusto lamang natin ay magkaunawaan. Eh ngayon, kung dadaanin natin to sa pa-hustler-hustler, ibang usapan yan. Ano ho? Ngayon, balikan natin si Madam Beth. Madam Beth, nakapanayam natin si Manong Jess. Alam mo ninyo, kaakibat yan ni Senator Enrile. At dumating tayo doon sa... Saan tayo naputol kanina? NOWAT. Oo. Ano ba yung NOWAT? Bakit NOWAT na? Meron pang bieba? Yung NOWAT, binubuo yan ng taga-Department of Agriculture, sa seeds, farmers, importers,
Mm-hmm. So, maraming NGOs ang mga member ng NOAAD. Na ang naging representative ng importers ay ang presidente ng BIEBA. Awa. Ang naging problema lang namin yan, nung naitayo yan, hindi namin alam. Mm-mm. Ngayon, meron kayong letter kay Senator Jinggoy Estrada. Ano na ang updates natin dyan? Sa ngayon, wala pa rin reply sa Secretary Alcala. Okay. Kung hindi mabibigyan yung other importers, anong epekto nito sa inyong industriya? Sa kanila maganda kasi mamomonopoly niya ang pag-i-import, madidiktahan niya ang presyo sa merkado. Mm-hmm. At siya lang ang makakapagsabi kung kailan bababa at kailan tataas. Sa ngayon, mataas ng presyo ng garlic. Magkano ng isang kilo ng bawang? Nasa, yung imported ngayon ay nasa 80 pesos na per kilo. Wow! Na kung may open siya, hindi siya tataas ng hanggang 60 pesos per kilo. Mm-hmm. Actually, 60 pesos is sobrang mataas na rin yun para sa mga consumer natin. Mm-hmm. Sa ngayon, umaabot na siya ng 80 dahil pronouncement nila na walang import, walang issuance ng permit. Pero mayroon eh. May lumalabas talaga. 800, ano itong nababalitaan ko na 800 million ang parang gustong perahin dito sa permit na to. Meron ka bang balita tungkol dyan? Yun lang yung usap-usapan na kung bakit ginugupo o kinukupo lahat ang ano dahil yun yung sabi nilang nasa 800 million daw. Okay. Ang magiging pero tong hawak kong ano ito tong mga Bureau of Plant Permit eh nasa 130 yata to no? Ilan lang yan sa 300 IPs na nirelease sa kanila. Sa susunod, pwede sana kitang ulit na maimbita. Gusto kong mapag-usapan. Meron ding ano eh, meron ding akong hawak eh. Ito, hindi naman galing sa ito. Mga local to na pinadaan naman sa Cebu, sa mga ibang lalawigan. May alam ka rin ba sa usaping ito? Idea lang. Okay, sa idea yan, bubuoyin natin. At ngayon, ano ito? Meron daw tinatawag na anong tawag mo dito? Reissue once ba yan ng permit? Halimbawa hindi nagamit, ganun. Ang pangyayari kasi nung nag-start nung 2012, meeting nila kami na mag-i-issue ng permit para sa lahat. Mm-hmm. Dalawa-dalawa lang per company. Okay. So, lahat ng accredited companies mai-issuehan ng dalawa-dalawa lang. Hindi tigwa 130. Hindi tigwa 100. So, noong 2012, sinunod naman namin yun. Okay. Pagdating ng April, nag-suspend siya ng issuance ng permit memorandum na kinorte naman namin yun. Nag-file kami ng injunction. Mm-hmm. Nung hearing, nilip kaagad niyan suspension. Okay. Pagkalip ng suspension, tuloy-tuloy pa rin ang issuance niya sa grupo nung presidente ng NOAAD. Yung sa amin, hindi pa rin niya inaaprubahan. Ngayon, so, nung sumulat kami sa kanya, saka pa lang siya nag-approve July. Aba, okay. So, pagdating ng July, dalawa lang ang nai-issue sa amin sa lahat ng accredited. Pero yung sa grupo nung sa BIEBA, tuloy-tuloy ang issuance niya, hindi lang dalawa-dalawa. Okay. Pagdating ng October, totaling hindi niya na-inissue ng iba. Aba, pero meron siyang inisyon na iba. Sa BIEBA. Okay. Tuloy-tuloy ngayon, siya. Hindi natin inaaway ang DA o Bureau of Plans. Ang pinapaalam natin yung totoong mga nangyayari. Ngayon, balita ko gusto mong magsampa ng demanda laban niya sa Bureau of Plans. Pwede bang mapigilan ka muna panandalian at pakinggan natin muna yung kung ano ang gusto nilang tulong o meron pa bang tulong na maibibigay ang Bureau of Plans sa inyo? Ang
ang pinaglalaban ho kasi ng Philippine Vegetable Importer Exporter ay yung freedom sa pangangalakal na lahat isyuhan nila, lahat kung sino ang gustong mangalakal kasi freely importable na siya. Mm-hmm. Hindi na siya bawal, hindi na siya katulad ng bigas na may quota. Ito, lifted na ang ano nito, freely importable na siya, pero sinusunod pa rin natin ang requirement nila na prior ng importation, mag-secured ka ng permit. Okay, pero Beth, balita ko, inaakusahan ka ng certain officials ng Bureau of Plants at ng Department of Agriculture na part ka o you are an smuggler. Totoo ba to? Wala pong katotohanan yan. Nung meeting mismo namin, sinabi ko sa kanya, tinanong ko siya kung totoong sinabi niya na ako ang nag-smuggled ng 500 containers. Okay. Alam mo, Kawili, kung ako nag-smuggled ng 500 containers, hindi ako makikipaglaban para sa kanya nito. Mananahimik ako dahil gusto ko yun. Pagka nag-smuggle ka ng 500, meaning to say, pwede ka na makabili ng bahit lupa at makabili ng mga sasakyan. Meron ka ba nun? Wala po. may sasakyan po ako lumang modelo na. Ayan. Hindi naman nakakapagtaka. Ngayon, liwanagin lamang natin dahil ilang minuto na lang ang nalalabi. Kaya kayo nag-i-import ng garlic or onion, it's because kulang ang supply. Ang demand. Okay. Now, hindi kayo magre-reklamo kung lahat nabibigyan. Nabibigyan. Ngayon, kung bibigyan mo ng padalwa-dalwa at yung isang grupo ay 130, 300 perasong import permit, away-away yan. Hindi pa nga kami umangal nung dalawa-dalawa lang kami. Mm-hmm. Hindi namin question yon. Kasi nabibigyan naman kami. Nagkakaroon kami, nakakapag-import kami. Fine kung marami siya. Mm-hmm. Pero etong totaling iban mo, kami lahat. Oo. Binan ba kayo? Wala kaming issuance, okay. Since October, tapos nakikita namin, nakikipaglaban kami na smuggled ang dumadating, tapos pinapakita sa amin ng Bureau of Customs may permit. Parang iniinsulto mo naman ang pagkatao namin. Ngayon, kung tatanungin kita, anong panawagan ang gusto mong iwan kay Secretary Procy Alcala at kay Director Baron ng Bureau of Plants and Industry? Para kay Secretary Alcala, Secretary, hindi kami naniniwalang may kinalaman ka rito. Sa 18 years na pangangalakal namin sa pag-i-import namin dito, alam na namin ang nagiging sitwasyon. Nananawagan po ako sa inyo na imbestigahan nyo po talaga kung anong nangyayari. Ang gusto lang ho namin na parehas. At kung gusto, well, hindi kami against sa asosasyon ng NOWAT. Against kami sa sistema na ginagawa nila. Dapat lahat? Lahat. Okay, kay Director Baron. Kay Director Baron, gusto kong iayos niya yung problema ng issuance ng permit. Okay. Pero yung dun sa sistema na ginawa niyang mali magmula pa noong October, aayusin din namin yun sa paraan na sa paraan namin. Okay, with that with legal matters. Okay, with that Miss Beth Valenzuela, mamaya naman tutungo tayo sa istasyon namin sa Global News Network Channel 8 at Destiny yan yung FYI natin sa television at doon naman natin ipaabot yung inyong panawagan. Maraming salamat sa Maraming salamat po. Okay. Nakasama sa pagkakataon. Nakasama po natin si Madam Beth Villanueva ng samahan ng mga vegetable importers ng ating bansa. At ang FYI ay mapapakinggan dito po sa DCAR 1026 tuwing Sabado alas 9 na po sa next Saturday. At pagkatapos po niyan, mapapanood din ho ninyo yan sa GNN, Global News Network Destiny Channel 8 at sa mga lalawigan naman ay sa CAT TV Channel 12. Ang panawagan ng ating palatuntunan kay Secretary Procy Alcala at Director Clarito Baron Diyos Mariosep.
parang awa na po ninyo. Sana, alam naman ninyo, galit ako sa mga nag-i-import, pero this time, I realize that pagkulang lang pala naman. Eh kung gusto ninyong unawain ko ang Department of Agriculture at ang Bureau of Plans kung bakit kayo nag-i-issue ng import permit, eh dapat naman eh magpaliwanag din kayo sa bayan. Inaanyayan ko na kayo na makisama sa amin at ibigay ninyo ang inyong panig sa ating FYI DCAR tuwing Sabado alas 9 at FYI sa GNN Channel, Destiny Channel 8 tuwing Lunes yan ng alas 7. At sana napakinggan tayo ng ating kaibigang Jess Aranza at Senator Juan Ponce Enrile. Bayan ni Juan. Ha? Dito rin ho yan, ang tabayanan ni Hunhun ninyo. At ako naman ang laging pinagkakatuwaan. Laging pinanggigigilan. Laging hinahabol ng mga magagandang binibini. Ang gwapong-gwapong kaibigan ninyo sa Himpapawid. Willy Espiritu na nagpapabaon po sa inyong lahat ng patnubayan po tayong lahat ng Puong May Kapal. At maraming salamat sa inyong pakikinig ng FYI for your information. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy weekend. Inyong napakinggan ang isang oras na programang For Your Information. Pakinggan muli sa susunod na Sabado ang walang kinikilingan, walang kinakampihan, bawang tunay at mahalagang impormasyon. Si Mr. For Your Information, Willy Espiritu. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pakinggan tuwing Sabado, dito lamang sa DZAR, Sunshine Radio, ang napapanahong palatuntunang pangradyo, dito sa Bayan ni Juan. Si Jess Aranza, si Mang Jess, si Senator Juan Ponce Enrile, si Mang Juan. Opo, sila nga po ang inyong makakahuntahan, dito sa Bayan ni Juan. Mapakinggan mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga, tuwing Sabado, dito sa Bayan ni Juan. Siglang talakayan sa mga isyong pambayan, pang-ekonomiya, pang-politika, ang negosyo at panghustisya dito sa Bayan ni Juan. Kapag Galvalume 55 ang yero mo, panatag ang loob mo. May agimat ng 55% aluminum kaya tumatagal ng 9 times kumpara sa pangkaraniwang yero. Panangga sa pabago-bagong panahon dahil gawang Philsteel kaya 18 taon ng pinagkakatiwalaan. Subok na matibay at maaasahan. Philsteel Galvalume 55. Proteksyon sa bahay, proteksyon sa buhay. Galvalume 55, ang agimat ng bumungo. Sa Minola, lalakas katawan nyo. Sasarap ang luto nyo. Ulam, ulam, ulam. Sa Minola, healthy ka, cholesterol talagang wala. Sa Minola, tataas, energy ay tataas. Gusto ko healthy ka. Tangkilikin ang dalawang Pinoy. F-R-O demand. Rudy Pop, umagis namin mga batang masaya. Rudy Pop, Rudy Pop, ang lagi namin kasama. Rudy Pop, ito lang ang Pinoy. Rudy Pop, ang may sarap. Ang paborito, Rudy Pop, oh.